wellness tips sa Health Check Plus. Katawan, kagandahan, kagalingan, ating alagaan. Dito lang yan sa Wellness Tips sa Health Check Plus. Magandang araw po Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. And of course, unahin mo natin yung mga listeners natin sa DZRH Radio Nationwide. Magandang araw po. And of course, mga viewers natin sa DZRH News Television. Oy, dyan sa may bandang Visayas area, mapapanood na kami dun sa, can we say it, mahiwagang black box. Basta i-riskan nyo lang po kami, i-riskan nyo lang yung box. Pag nakita nyo po yung DZRH News Television sa TV po ninyo, sa free TV po ito ha, mapapanood nyo kami ng live. Ayan. And of course, sa mga followers natin and viewers din natin online sa DZRH News Television na Facebook, YouTube, and www.dzrhnews.com. Isa na naman pong edisyon ng programang mag-check at magbibigay ng kaalaman natin. Ayan, especially nowadays, kailangan po natin ito. Pangkaraniwan na yung mga lockdown na word, protocol, health protocol, mas lalaliman natin yan. Pero itong Health Check Plus na edition natin ay very, very, very special. Ayan. Ay, teka muna, pangalan ko muna. Ako po si Dennis Antenor Jr. Makakasama ninyo ng isang oras dito po sa Health Check Plus. And of course, meron po tayong total, nasabi ko na ho na we're gonna have a special presentation for this week. Meron po akong isang co-host na makakasama. Napakaganda, napakabata. At siya po ay tanungin natin kung magnonotaryo. Si Attorney Mimi Banay. Attorney, magandang araw sa iyo. Magandang araw po sa inyong lahat, Sir Denny, sa mga nakikinig. Ayan. Good afternoon po. At saka sa mga nanonood, Attorney, kasi napapanood din tayo sa DZRH News Television. Tama po, pati po sa mga nanonood, good afternoon po sa inyong lahat. Si Attorney Mimi po ay makakasama natin sa Health Check Plus for today. And of course, ako'y medyo excited ngayon. Halata naman sa aking boses. Ako'y napaka, yung excitement ko ay punong-puno ngayon dahil nabalitaan ko po ang aming special guest for today. Ang special guest po dapat na itong mga ganitong special guest ay pang-anniversary. O, di ba? Dapat pang-anniversary ang mga bigbigatin. Alright. Gusto mo ikaw na mag-introduce, Attorney Mimi? Sige po. Ipan... Ayan po. Sa mga nakikinig po at sa mga kasama natin na nanonood, kasama natin ngayon ang multi-awarded na songwriter, composer at manunulat. Yes, Sir Dennis. Siya po ay kilala bilang si Jose Joey Lacambra Ayala para pag-usapan kung paano po tayo makakatulong ang musika sa atin sa panahon ng pandemya. Kaya po ngayon, nandito po ngayon si Sir Joey Ayala. Yan! Sir Joey, kumusta sir, ha? Kumusta sir ang Alam niyo Sir Joey, ito hindi ako sinungaling, ha. Itong mga nakaraang dahil yung isa sa mga hit song ninyo ay gagawing teleserye sa kabilang istasyon. So, marami yung pumapasok sa social media ngayon, yung walang hanggang paalam, kanya-kanyang version na. Sabi ko, yung asawa ko kasi, UP kasi yun na nag-aaral, sabi ko sa kanya, babes, ano itong kantang ito? Tapos sabi niya, yan, si Joey Ayala yan. O naririnig ko na yung pangalan na Joey Ayala before, nung DJ pa ako sa probinsya, pinatutugtog ko na lahat ng ano niyan. Bakit ganito ang ano nito? Bakit ganito ang mga kanta nito? Parang may ibig sabihin. Ganyan. So every morning, pinakikinggan ko yung walang hanggang paalam. Alam mo ba yun, Attorney Mimi? Yes po. Maganda po yung mga pinakaunang linya doon at katanungan sa walang hanggang paalam. Opo. Oh, napakaganda. Nakakaano ng puso. Yung nakakatahimik ng kaluluwa, di ba? Nakakatahimik ng paligid, nakakatahimik ng puso, nakakatahimik ng isipan, nakaka-relax. Parang ang gusto mo, yung tutok ng kaluluwa mo, yung tutok ng puso mo, tutok ng pagkatao mo ay makinig sa awitin ni Sir Joey Ayala. Ayan. Okay. Sa'yo na ba ang first question? Dahil pag ako ang tumira dito, dire-diretso na ako, Attorney Mimi. Ano ba ang first question mo, Dian? Yes, sir. Gusto ko lang... hi, Sir Joey. Opo. Gusto ko lang pong malaman dahil nga po sabi nga po ni Sir Den, napaka
meron po talagang epekto po para sa lahat ng tao po pag nakikinig po sa inyong mga kanta. Ang tawag ko po doon, madedescribe ko nga na bilang experiential, Sir Joey, kapag ka po nakikinig kami sa inyong mga kanta. Para po kaming tinatangay sa rhythm. Tapos may kwento po talaga yung inyong mga kanta. Sadya po ba ito kapag po gumagawa po kayo ng kanta? Na ganito po yung pinaparamdam niyo po sa mga makikinig. Ayan. Hindi ako aware kung ano ang epekto ng kanta ko sa ibang tao. Kasi hindi ako mind reader. Ang alam ko ito, pag gumagawa ako ng kanta, nagsisimula ako sa kwento. Kasi yung aking pagkakilala sa sarili ko, ever since maliit pa ako, isa akong manunulat. So, nangunguna sa akin yung storyline o yung mensahe. Sumusunod na lang yung music. So, yung linya ng pag-iisip, nangunguna doon sa ibok, doon sa himig. Supporting actor yung music doon sa kwento. Kaya lahat ng kanta ko, ang dating sa ibang tao na nasanay sa pop. Sa pop kasi baliktad eh. Mm. Una yung tibok kesa sa mensahe. Oo, kasi tama, kailangan tama. Mo ibenta eh. Tama. Yung tibok, yun yung madaling kainin kasi. Mm-hmm. Yung verbal content o yung intellectual content, kahit maganda yung intellectual content ng isang pop song, secondary siya. Kasi gusto mo magbenta eh. Gusto mo matamis. Ayaw mo yung sustansya. Secondary yung sustansya sa lasa, sa pop. I never considered myself in the beginning trying to get into the pop scene. Ang akin lagi is ikwento ko yung nararamdaman ko, ikwento ko yung nakikita ko sa paligid. In fact, I considered myself a journalist in the form of a musician. Kasi hindi ko hinahabol yung musical industry. Hindi ko hinahabol. So, primary sa akin yung laman. Teka muna, sabi mo, Sir Joey, kasi itong kantang pinakikinggan ko, dami na rin. Tulad nitong ito, itong walang hanggang paalam na ito. Walang hanggang paalam. So, kwento mo ba ito o ibang tao ang may kwento rito? Mahabang kwento yan. At saka ang daming elemento yan. Ang kanta kasi maraming pinanggagalingan yan. Okay. So, nung sinulat ko yan, yun yung taon na binaril si Ninoy Aquino. Okay. Nasa Quezon City ako, pamilya ko nasa Mindanao. Okay. Try to remember, walang cellphone noon, walang email. Magte-telegrama ka, tatlong araw dumating. Tama. Di ba? Tama. So, nung pinatay si Ninoy, shutdown ang Manila. Yes. Nag-bank run. Uh-huh. Walang sasakyan. Na yung the reason I was here in Manila was to study sa UP yung summer course the music. Hmm. Nagsara yung eskwelahan. Mm-hmm. So, ang kaba ko, baka hindi ko na makita yung pamilya ko. Okay. So, wow. At that time, ang iniidolo ko sa pop, si Ray Valera. Ninoong Ray Valera. Ang tamis kasi ng melodies niya. So yun yung ang bunga nung mixture na yan. Tapos may ano pa yung Metropop Song Festival. May contest, isang million yata ang premyo. Gusto kong gumawa ng entry. Kasi 1,000,000. Parang ganun, no? And then, so nandun yung circumstances, ano? Yung political environment, yung emotional fear, yung physical distance. Tapos by the time I got back to Mindanao, namunga na, nabuo na yung kanta, sinubmit ko sa Metropop. May motivation na tapusin yung kanta. Kasi may contest. So yung confluence ng mga influensya, yun yung kanta. So ibig sabihin, Sir Joey, parang nasa inyo na tong kantang to. 2020 na ngayon. Oo nga. So, ibig sabihin nasa inyo na tong kantang to, Sir Joey. All the while. 1983 pa yan, pare. Okay. Yes, sir. So
Pero that song is 37 years old. Pero Sir Joey, sabi mo, ang parang ang naging nag siguro parang nag-kick dito yung nag-flare up nung kanta. Kasi sabi mo dito, ang pag-ibig natin ay walang hanggang paalam at habang magkalayo, papalapit pa rin. Okay, so itong ang pag-ibig natin ay walang hanggang paalam at habang magkalayo, papalapit pa rin ang puso. Sinino ito? Pakipaliwanag naman itong part na to, Sir Joey. Yan, yan, alam mo ang kanta, parang ano yan eh, parang ilog. Okay. Yung kung may dala kang tabo, yung makukuha mo, depende sa tabo mo. Sa laki, no? Sa laki. Oh, sa laki, sa liit, may butas ba, anong kulay. So pwede mo siyang i-interpret the way you want. Yes. Ako, ginawa ko siya sa akin. Now, that song, ang kikwento sa akin, yung mga kasal ng NPA, ginagamit yan. Oh. Kinakanta yan pag may namatay na sundalo. So, it really doesn't matter. Once a song is created, lipad na yan. Kanya-kanyang meaning na yan. And the meanings of different people are what enrich the song. Pero meron siyang touch talaga, Sir Joey, ng nationalism. Maski basa-basain mo ito, kahit saan-saan mo iliku yung mensahe, nandun yung touch ng nationalism, Sir Joey. So ibig sabihin, parang aware ka din. Pwede ba kitang sagutin, tanongin ng diretsahan? Aktivista ka rin ba, Sir Joey? Not formally. ang tawag sa akin noon ay sympathizer. Sympathizer. Okay. Kung hindi ako hikain at kung hindi matino ang misis ko, baka patay na ako. Lagyan na lang natin dyan. May hika ka rin, Sir Joey. May hika ka rin. Ha? Bakit? Ikaw? Ako wala masyado. Hindi masyado. Bakit rin? Ay, hindi. Ibig sabihin, nung panahon na yon hinihika ka nung kumbaga, ngayon pa rin naman, may hika ka pa rin. Well, since now, childhood, off and on yan. Pero matagal na akong hindi nakakaranas. Opo. Ako lang po, parang nabanggit po kasi ni Sir Joey yung kanyang kwento nga po sa kanta. Tapos yung parang nag-lockdown rin po yung Kamay na Liaan, nasa Quezon City siya, tapos malayo po sila, nasa Mindanao ang kanyang pamilya. So parang tayo po kasi nasa pitong buwan na rin po tayo. Naka-lockdown ngayon. Opo. Kaya parang ang iniisip ko po ngayon na itanong kay Sir Joey, parang gano'n rin po eh, di ba, marami rin po tayo ngayong pangamba, natatakot, yun po. So, patulad po nitong kanta na nakatulong po sa inyo. Sa inyo po ngayong tingin, paano po nakakatulong po ang musika po sa ating lahat? Ngayon po na parang oras po at saka panahon po ng pangangamba, katatakot, saka pag-alala, Sir Joey, paano po nakakatulong ang musika? Dalawa lang ang maisip ko na paraan makatulong ang musika. Ang isa, parang drugs. I-take mo siya. Oo. Oh. Pero wag mo titake ng drugs. Okay. Dalawa naman po. Dalawa. So, yung isa po parang drugs. Sige po. So, escape siya. Escape. Oo. Oh, no? Yung feelings mo, makakalma, ganyan, etc. Pero yung mas importante, para sa akin, is as a practice. Go in mo siya. Make music. Mas makakatulong yun. Sa tingin ko, ha? It's more helpful to create music than to just consume it. Nakakatulong naman yung consumption. Makinig ka ng maganda. Nakakakalma yan. Mabuti yan. Bababa ang BP mo, etc. Pero pag gumawa ka ng music, mas maraming engagement ang iyong pagkatao. No? Kung yung mga neuroscientists, nakikita nila, pag tumutugtog ka, yung firing ng neurons mo, all over the brain talaga yan. Kompleto yan. So, simple things like, kahit pag ganyan ka lang, naririnig mo ba? Yes, malinaw po. Malinaw po. Ayun. Parang ano, ah? Parang rainmaker yan, Sir Joey, ah. Oo nga. Ito yung original. Cactus, eh. Original na rainmaker. So it's even if you're not a musician, a simple instrument like that, nakakakalma na. Mm. No?
example, another example, ito Aprikano instrumento ang tawag ito, kalimba. Kalimba. You don't really have to be very skillful kasi ayun, ganyan ka, di upo ka diyan. Tapos pag sumayaw-sayaw ka pa. Iyon. Ginagawa mo siya. So it's more powerful than just listening. Kasi ang listening passive. Oo, tama. No? Tama. Pero may epekto pa rin ang listening. In fact, may mga healing processes na nakita ko to sa katribuhan, no? May nakahiga, may sakit. Kukuha sila ng mga dahon, tapos gaganong-ganonin. Eh, naisip ko, anong tulong niyan? Kung scientist ka, ito ang alam mo. Ang sakit, positive ions. Ang dahon, negative ions. So pag ginanon-ganon mo yung dahon sa may sakit, pahihigop yung positive ions, papalitan ng negative. Nagiging mas healthy siya. Yun yung electronic levels. Pero yung tunog mismo, yung sasabay na ngayon yung pulso mo doon, yung tawag doon entrainment, no? The tendency of the organism to sabayan mo yung naririnig mo. So kung may regular rhythm dyan, habang ikaw yung nakahiga, maya-maya, yung mga pulso mo, regular na rin. Oo nga. E doon, lalakas ka. So may healing property talaga siya. Siguro ang mali lang natin sa considering music is we tend to make the body separate from the mind. Psychological lang yan. Mm-hmm. In other words, wala talaga siyang effect. Pero sabi nga sa Biblia, di ba, your faith, by your faith shall you be healed. Ibig lang sabihin nun, you are a single organism and you can be healed any way that it rhymes with your organism. So may gross physical matter, inom ka ng gamot. May psychological effect, may placebo effect nga, di ba? 50% ng gamot, placebo naman placebo, yung nagpapagaling sa'yo, hindi naman yung gamot. Okay. So integration siya, integration. Okay. So music is integrated, in other words. It's an integrated activity. Part ho nung aming tatanungin ni Attorney Mimi, Sir Joey, ano ba talaga ang sikreto ng isang Joey Ayala? At hanggang sa ngayon, ano, it's still Joey Ayala, it rings a bell. Ano ho yung sikreto ninyo? Kasi ngayon, parang ang itsura ninyo, parang kaya nyo pa makipag-boxing sa akin eh. Bakit ganon? Nung nakikita ko kayo sa TV, ganyan na kayo kalikse, ganyan na kayo magkwento, yung mga salita nyo full of meaning, kung depende kung sino nakikinig. Ano ang nag-exercise ba kayo? Nagja-jogging ba kayo? Anong diet ninyo para magaya na rin? One or two years ago, malapit na ako mag 200 pounds, pare. Uy! Sakit na ng matuhod, etc. Nag-drastic ako. Nag-drastic change ako ng lifestyle. Okay. Tanggal asukal, tanggal ng carbs, yung tinatawag na keto. Keto diet, Pero it won't work if you just do it. Kailangan alam mo rin yung psychological elements . Gutom ka ba talaga o may association ka lang sa pagkain na ang sarap ng association, mga ganyan. O na, hindi ka lang sanay na walang laman ng tiyan mo. Kasi pag walang laman ng tiyan mo, hindi ibig sabihin gutom ka eh. Totoo yan. Diba? Wala lang laman ng tiyan mo. Pag comfortable ka sa feeling na yun, na okay, I'm not really hungry, I just have an empty stomach. Mm-mm. Malaking bagay yun. Mm-mm. So maraming self-awareness, body awareness na pag naintindihan mo, makokontrol mo talaga yung kalusugan mo. Gano? I'm not in perfect health. No? Don't make a mistake. Madaming sakit sa katawan ko. Joints. May party genetics kasi namamaluktot na yung mga daliri. Sakit na mag-gitara. Yung mga ganyan. Pero nandun pa rin yung hilig. Sir Joey, no? Yung hilig nyo mag-gitara, yung hilig nyo gumawa ng kanta, yung hilig nyo yung parang responsibilidad nyo sa bayan, parang, di ba, parang duty ninyo sa amin na bigyan ng kakaibang music kaming mga Pilipino. Parang trabaho nyo yun eh. Duty. Parang trabaho nyo yun eh. Inumpisan nyo yun eh. Huwag nyo titigilan. Trabaho, walang sweldo.
dami trabaho, wala sweldo. Ganyan ang mga musician ngayon, pare. Pag nagte-text, dami trabaho, pare, wala sweldo. Eh, siguro, if there's a secret at all, that's it. I do what I love. Yun. Kasi pag hindi mo ginagawa yung gusto mo, pare, magsasuffer ang health mo. Okay. Sir Joey, wala na kami masyadong oras. Please, pagbigyan mo kami ni Attorney Mimi na baka naman pwede mong kantahin mga few, hindi na, buuin mo na. Buong kanta na yung, po. Yung walang hanggang paalam. Tapos, bigyan mo kami ng Sir Joey, ng baka meron kang bagong kantang ginagawa dyan. And please, baka meron kang kagagawa lang dyan, baka pwedeng kami na ang unang makarinig kami dalawa ni Attorney Mimi. Yung walang hanggang paalam muna. Kasi nakita ko may gitara ka dyan ngayon eh. Ladies and gentlemen, ito na. The music. Gentlemen, walang warm up, so hindi talaga ito performance level talaga. Yeah. Na. Ayos. Kinilig. Iba tayo'y narito. Maging alaya ang kalayaan ng iba. Ako'y walang hihingin, ika'y tila ganding sa tiyay alayaan ng isang isa. Everybody sing. Ang pag-ibig natin ay walang hanggang paalam. At habang mapalayo, papalapit pa rin ang puso. Kahit na magkahiwalay, tayo'y magkasama sa magkabilang dulo ng mundo. Take it away, man. Oh, man. Pwede na. Pwede ko na. Sabi, teka mo, tawagan ko yung asawa ko. Sabi ko, naka-duet ko si Joey Ayala. Hello, babes. Yung ano naman, Sir Joey, yung bagong kanta mo, baka pwede mo naman parinig sa amin, mas konti na. Bagong kanta. Hindi ko pa memoryado kasi bago. Yan ang problema ng bagong kanta. Oo nga, no? Lalo na ngayon, walang live gig. Parang nakakatamad mag-rehearse. Lalo mo nung... Magano kayo? Yung ginawa ko nung ano... Una kong ginawa sa panahon ng quarantine. Yes. Ang maalala ko lang yung bandang hisimula. No? Sige pa. Here's a song that I am writing in this time of quarantine. COVID-19 is the virus that's to blame for the lockdown of the planet. People trying not to panic, hoping something good will come our way. Then the doorbell starts to ring and my heart's accelerating. It's my neighbor wearing N95 telling me to get ready to receive emergency food assistance to keep us all alive. Then a vehicle arrives, there's a driver and another man with megaphone is talking very loud. There's a woman with a clipboard and she makes me sign a form and then she gives to me a heavy plastic bag. Oh, what a nice surprise. Instant noodles with rice. We're so lucky there's sardines. It's the food for kings and queens to survive the quarantine. Ganda. Yan po ang official na kanta ng tinatawag na Ayuda. Ayuda. Sir Joey, it's an honor, first honor, second honor, third honor, fourth honor, fifth honor. It's an honor to talk to you, to interview you. Thank you very much. And on behalf of my family, family. Thank you very much for the inspiration. Thank you very much for the message. Thank you very much for the music of Joey Ayala.
Sir Joey Ayala, thank you very much in behalf of Health Check Plus, and of course sa lahat po ng alam ko lahat ng mga technician diyan sa DZRH at lahat ng mga crew diyan, mga announcers and DJs ng FM station natin ay nanonood at nakikinig sa atin because of Joey Ayala, ay guest namin sa Health Check Plus. Sir Joey, message lang po para sa inyong mga fans na milyon-milyon, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo, mga OFWs na hanggang ngayon ay ini-enjoy pa rin yung music ni Joey Ayala. Go ahead, Sir Joey. Relax lang. Yun lang ang masasabi ko, pare. Relax lang. But dahil ang Philippine culture is Catholic culture, although ako, I'm not a practicing Catholic, ang pinaka-reassurance dyan, pinapakain nga ang ibon. Tayo pa kaya. That's true. That's very, very true. And amen to that. Amen to that. Amen. Oh, yes, yes. Thank you very much, Sir Joey. Kami po ay magbabalik ni Attorney Mimi sa pagpapatuloy po ng Health Check Plus. Huwag po kayong alis. What a great way to celebrate Noble Hair's 10 years of success in the Philippines. Because we believe that you deserve more, Noble Hair, nature's answer to hair loss, invites you to join the Noble VIP Club. It's so easy to join. Buy any Noble Hair products at participating stores nationwide. Scan the QR code, use the PIN code to register for free. Enjoy the perks and achieve your own perfect 10. Go for the perfect 10.